Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Alvin. Naninirahan ako sa probinsya ng Antique. Nakatira ako sa malayo sa kabayanan. At matatagpuan ako sa liblib na lugar kung saan kakaunti pa ang mga kabahayan at halos mga bahay kubo pa noon ang mga tirahan ng aking mga kapitbahay. Noong 1995, isang araw, nagkaroon ako ng panibagong kapitbahay, binata, at madalang siyang lumabas ng bahay. Nakikita ko na lang siyang lumalabas kapag sumasapit ang gabi. Taong 1995, isang araw noon, nagkaroon ako ng bagong kapitbahay. Binata at madalang itong lumabas ng bahay tuwing umaga. Nakikita ko na lang siyang lumalabas kapag sumasapit ang gabi. Nahihiwagaan ako sa kanya. Lalo pa nang mapansin kong maputla ang kanyang kulay. Kumbaga'y hindi karaniwan sa isang normal at ordinaryong tao. Kaiba rin ito sa taong may sakit. Hindi ako masyado nakikipagkwentuhan sa aking mga kapitbahay simula nang ipamana sa akin ni Impong Kaloy ang pagiging albularyo. Madalas akong gumagamot ng mga taong mga sinasapian, kinukulam, at mga ginagayuma. Subalit hindi nagtagal ay nagretiro na din ako sa batang edad. Sinikap kong humanap na lamang ng ibang mapagkakakitaan. Isang gabi nagising ako sa isang malalakas na sigaw mula sa aking kapitbahay. Tinig iyon ng isang babae. At kinutuban ako na may dinalang babae ang binata sa loob ng kanyang bahay. Naisip kong nagmumula mismo ang ingay sa loob ng bahay ng aking kapitbahay. Idinikit ko ang aking tenga sa dingding upang malaman kung anong klaseng ingay ang nagmumula sa kabilang bahay. Subalit biglang tumahimik. Nagtaka ako subalit hindi na ako nagtangkang makimasok at makaalam, kaya't ipinagpalagay ko na lang na wala akong alam sa mga kakaibang nangyayari sa may kabilang bahay. Kinabukasan, napansin ko ang binata na nasa may sala ng kanyang bahay, malayo sa liwanag at sikat ng araw. Pasilip-silip siya sa may bintana at tila may hinahanap na kung ano. Hindi maganda ang kanyang mga ikinikilos at napansin ko na parang may pinagtataguan. Nang mapansin niyang nakatingin ako sa kanya, ay hindi ko inaasahan na nagbaga at nanlisik ang kanyang mga mata. Subalit hindi pa rin ako nagpakita ng anumang takot. Nilakasan ko ang aking kalooban. Kinuha ko ang butilyang may langis at makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla itong kumulo. Habang nakalagay ito sa aking istante, naningkit ang aking mga mata nang sinuri kong mabuti ang butilya. Napagtanto ko na mapapalaban na naman ako sa mga susunod na araw. Patunay lamang na may aswang sa paligid. Pagtatingin niya sa akin ay bigla niyang isinarado ang kanyang bintana at hindi na muling binuksan ito. Kinagabihan habang pinipilit kong makatulog, nakarinig na naman ako ng mga ingay mula sa bahay ng aking kapitbahay. Iyon ang tunog na lumalagaslas na tubig mula sa tapayan. Tila sunod-sunod na patak na nakakaistorbo sa akin. Naglakas loob ako at lumabas ng bahay. Binaon ko ang itak at nagdala rin ako ng talandro
na may kakaibang lingwahe at mga dasal. Dahil malakas ang aking kutob na isang aswang ang aking kapitbahay. Nagtungo ako sa kanyang kubo at kubatok ako sa pintuan. Subalit walang sumasagot. Humanap ako ng paraan upang mabuksan ang pinto. Dahil masama ang aking kutob ng mga sandaling iyon. Mabuti na lang at kawayan ang kanyang pinto at hindi rin ako nahirapang tuluyang mabuksan na makahanap ako ng maaaring ipantulak doon. Nabuksan ko ang kanyang pinto at natagpuan ko na gulong-gulo ang kanyang mga kagamitan sa loob ng kubo. Nakasulumpak sa sahig ang mga nakatumbang kawayang upuan at may nabasag na plurera. Magulong-gulo ang loob ng bahay. Itinayo ko ang isang maliit na lamesa at ipinatong ko ang aking bitbit na buntot pagi. Bago ako pumunta ng kusina, binuksan ko ang pinto ng kusina at sumulap ang nakakasuka na napakamasangsang na amoy at nag-umpisa na akong mahilo pero tinibayan ko ang aking sikmura. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Saglit akong napahinto nang mapansin ko ang isang bangkay ng tao na nakasiksik sa isang tabi. Laslas ang pulsuhan at wakwak ang tiyan. Puno ng kalmot ang kanyang dibdib. Mukhang kagagwan iyon ng aswang. Siniyasat kong mabuti ang bangkay at napansin ko na malaki ang pagkakabuka ng kanyang tiyan na tila kinuha ang mga lamang loob nito. Pinagmasdan kong mabuti ang bangkay. Hubot-hubad ang naturang bangkay na babae na nakaluwa ang mga mata. Lumingalinga ako sa paligid at naaninag ko sa isang tabi na may nakapanood sa akin. Mga namumula at nangingislap na mga mata. Sa pagkakataong iyon ay tinatagan ko ang aking kalooban dahil kasalukuyan na akong nakaharap sa aswang. Madilim man noon ang aking kinalalagyan at malakas kong nadama ang presensya ng aswang. Lalo pat nangingislap at nagbabaga ang kanyang mga mata. Binunot ko sa kaluban ng itak at sa isang tisap mata ay may bultong lumabas mula sa kadiliman. Hinawakan niya ako sa aking mga kamay at pilit niyang inagaw sa akin ang itak. Gayunpaman ay nakaalis ako sa kanyang mga bisig. Saglit akong umatras at kahit medyo madilim sa loob ng bahay, ay madali ko pa rin naaninag ang kanyang anyo. Nagtataglay siya ng mahabang dila, matutulis na mga pangil at talagang maladimonyong mapupulang mga mata. Tama nga ang hinala ko na isa nga siyang aswang at nais niya akong patayin. Noon lamang ako nakaranas na makainkwentro ang aswang bilang kapitbahay. Mabuti na lamang at malakas ang kalooban ko na suungin ang katulad niya. Dahil hindi ako papatalo sa kanyang aking lakas at kapangyarihan. Hinigpitan ko ang pagkakahawak sa itak. Sumalida siya pero mabilis akong nakailag. Inubayan ko siya ng suntok sa mukha kaya napatalsik siya sa gawing kinasasadlakan ng bangkay ng babae. Napaangil sa sobrang galit ang aswang. Inatake niya ako. Pero gumawa ako ng paraan upang hindi niya ako mapuruhan. Umibabaw ako sa kanya at pinaulanan ko siya ng suntok at pinaghahampas ko ang kanyang ulo. Subalit bigla niya akong nasakal. Sinuntok ko siya ng paulit-ulit sa tagiliran hanggang sa ako'y mabitawan niya. Bumuelo ako at pinagsusuntok siya sa dibdib
at tinadyakan hanggang sa makalayo ng ilang distansya sa kanya. Sumagi noon sa isip ko na mainam na gamitan ko siya ng talandro upang lalong manghina ang kanyang kapangyarihan. Sinikap kong kuhain sa loob ng aking pantalon ang itinago kong talandro. Inilabas ko ito nang bandang lumapit na naman siya sa akin at iginapos ko ang kanyang mga kamay. Kasabay noon ay umusal ako ng mga buhay na salita. Pagkatapos ay saka ko siya itinulak palayo sa akin. Tumalsik siya sa isang tabi at nagmamadali akong umatras ng pagkalayo-layo upang maiwasan ang maaaring maganap sa kanya. Napansin ko na nagwawala at pabaling-baling na tinatanggal ng naturang binata ang talandro habang naguusok ang kanyang mga kamay. Medyo pagal na pagal ako at naliligo sa pawis ng mga sandaling iyon. Lumakad ako patungo sa sala kung saan ko naiwan ang buntot ng pagi. Nakarating ako sa may sala kung saan matatagpuan ang buntot pagi na ipinatungko sa lamisa. Nabuhayan ako ng loob at inisip ko na ang gagawing pagpatay sa aswang. Kailangan kong maging matapang at maging malakas upang maipagtanggol ang sarili laban dito. Kinuha ko ang buntot pagi. Ngunit may lumitaw na tatlong katao sa may bukas na pinto. May dala silang sulo at nagulat sila sa nangyari sa akin. Binalingan ko sila at binalaan na huwag papasok sa loob dahil maaaring salakayin sila ng aswang at sa aking paglingon ay nasa likuran ko na ang aswang. Napansin ko na wala na ang talandro na nakabigkis sa kanyang nasunog at namumulang mga kamay. Nakipagbuno siya sa akin at dumulas sa kamay ko ang buntot ng pagi. Nagtititili ang matandang babae at pumasok sa loob ng bahay ang dalawang lalaki na may hawak na sulo. Pinagtulungan nilang mailigtas ako sa aswang. Subalit nang mabitawan ako ng aswang, ay sila namang dalawa ang binalingan ito. Inalmot at pinagtutulak niya ang dalawang lalaki at halos mapabagsak sila sa sahig. Galit na galit siya at tinakpan ang mukha niyang nasusunog sa sobrang sakit at hapdi. Hindi pa rin ako tumigil at patuloy ko pa rin pinagahataw sa palo ang kanyang katawan. Hanggang sa makakita na ako ng ningas na kahoy, saka ako umatras sa kanyang kinatatayuan. Nagpahampas at bumaling-baling siya sa kung saan sa ang sulo, habang pinipilit na tanggalin ang bugkos ng bawang. Nasusunog na ang kanyang mga daliri, gayon din ang kanyang mapupulang mga liig. Hindi na niya matagalan ang pag-uusok ng kanyang kalahating katawan hanggang sa umabot na sa tuktok niya ang init. Nagsisisigaw siya at tili na parang binibiyak ang ulo. Sa sobrang tinis ng kanyang boses ay nakakabingi at halos tapang ko noon ang aking mga tenga. Umatras ako ng maraming hakbang hanggang sa makarating sa kinatatayuan ng dalawang lalaki. Pinagmasdan naming mabuti ang kinahantungan ng aswang. Unti-unti na siyang nawawala ng lakas hanggang sa tuluyang masunog ang kanyang mukha. Umusok ang mga nilalabasan ng hangin sa kanyang katawan. Sumingaw ang init hanggang sa bumagsak ito sa lupa at binawian ng buhay. Pinanood namin kung paano ko nagapi ang aswang. Hindi nagtagal ay hinanap ko ang itak at talandro. Maswerte ko namang natagpuan sa bandang kusina at kahit nagkapunit-punit ang maruming talandro ay naramdaman ko pa rin ang epekto ng kapangyarihan nito laban sa masasamang elemento. Akala ko'y makakalabas na kami noon ng bahay. Subalit napansin ko sa may pinto na nagtungo ang ilang kapitbahay sa kubo ng aswang.
at natagpuan nila ang bangkay ng dalaga. Nalaman ko na anak pala ng dating kapitan ang bangkay. Inilibing siya sa malapit na sementeryo at naisipan ng aking mga kasamahan na sunugin ang naturang bahay ng aswang sa takot na baka muli itong mabuhay at maghasik pa ng lagim. Naging saksi ako sa pagkasunog ng kubo at simula noon ay nawala na ang takot ng mga residente. Wala na rin ang gumagalang aswang sa paligid at unti-unti na rin dumarami ang mga kabahayan kung saan-saan at mabilis na umunlad ang aming bayan. Napalitan na rin ng mga simentadong bahay ang aming barangay. Lumawak at dumami ang mga kabahayan at nabawasan na rin ang mga masusukal at mga liblib na lugar. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos akong nagpapasalamat sa mga nakinig. Nawa ay nakapagbigay ang aking karanasan ng babala sa mga taong may kapitbahay na may kakaiba at kahinahinalang ikinikilos. Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Ako nga pala si Monique, tubong Camarines Sur, at maswerteng nakapag-asawa ng isang businessman at binayaan ng masaya at kumpletong pamilya. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking personal na karanasan ukol sa batang nakalaro ko noon sa isang kakahuyan kung saan unti-unti niyang pinagpapapatay ang aming iba pang mga kalaro. Taong 1993, kung saan hindi pa uso ang mga makabagong teknolohiya at mga gadgets, tanging mga physical na laro lamang ang kinahihiligan ng mga bata noon at sadyang simple lamang ang buhay. Isang gabi nagkayayaan kami ng aking mga kapitbahay na si Hana, Bimbim, Shali at Nonoy na maglaro ng tagu-taguan habang nagpapalipas ng oras sa may kakahuyan. Maaga pa naman noon at hindi pa kami hinahanap ng aming mga magulang, kaya't naisipan pa naming maglaro. Hindi nagtagal ay may lumabas sa may kakahuyan na isang batang babaeng nangangalan na Dindin. Mas bata ito sa akin at sa palagay ko'y nasa edad 10 taong gulang lamang ito. Mahaba ang kanyang mga biyas at mukha namang itong mabait at palakaibigan. Nabanggit niya sa amin na naninirahan sila malapit sa gulod at wala siyang masyadong kalaro doon. Kaya natuwa siya nang marinig niya ang mga boses namin na nagsisipaghalakhakan at masasayang magkakaibigan. Pwede ba akong sumali sa inyong taguan? O sige, pero ikaw ang taya ha, ang sabi ni Nonoy. Sumang-ayo naman kami, pati na rin si Dindin. Makalipas ang ilang sandali, ay nagtakip siya ng mga mata sa may katawan ng puno. Samantalang kami naman ay naghahanap ng mapagtataguan sa mahabang kakahuyan. Kitang-kita naman namin siya ni Shali dahil malapit lamang ang kinaruroonan namin. Kaso mahirap niya kaming makita dahil nagtatago kami sa talahiban na napupuno ng mga punong kahoy. Manaka-naka kaming naglalakad ni Shali at maingat kaming hindi makaapak ng anumang kahoy na pwedeng lumikha ng anumang ingay. Napansin naming lumiko si Dindin sa bahaging kanan kung saan may mayabong na puno ng mangga. Hindi na namin maaninag kung ano ang ginagawa niya. Subalit narinig namin gumalaw ang mga halaman nandoon. Wala kaming narinig na kasamahan at matagal kaming nagmatsyag at nakaramdam sa paligid. Hindi pa natatagalan at biglang lumitaw sa kaliwang bahagi sina Nonoy at Hana.
Tumakbo sila palayo at nagtago sa halamanan. Rinig na rinig namin ang kanilang mga yapak. Nagkatinginan kami ni Shelly at mukhang nawawala si Bimbim. At malamang ay nahuli ito ni Dindin. Nag-abang pa kami ng ilang minuto nang biglang may makarinig kami ni Shelly na malalakas na sigaw. Buhat sa tinig ni Bimbim, napahagik-hik kami dahil nakaligtas kami na mahuli ni Dindin. Ngunit habang tumatagal ay naiiba ang tinig ng mga sigaw ni Bimbim. Parang pinupunit ang kanyang boses at mukha siyang binabalatan ng buhay. Bahagyang nanlamig ako at kinilabutan. Umakyat ang buhok ko sa batok at hindi ko maipaliwanag ang matinding kabang dumadagundong sa aking dibdib. Shelly, anong nangyayari kay Bimbim? Bakit parang nakakatakot ang boses niya? Hindi ko rin alam eh. Pero huwag tayong aalis dito ha. Dahil nakakasigurado akong kapag nakita tayo ni Dindin, katapusan na natin. Tayo ang matataya. Pero... Pinilit-pilit ako ni Shelly na manatili sa pinagtataguan namin. Sinunod ko siya at yumukod kami sa isang tabi. Nakarinig kami ng mga gumagalaw na halamanan at kinakabahan kami kung sino man ang lalabas doong tao. Ilang sandali pa ay may sumisitsit sa aming likuran. Paglingon namin ni Shelly ay nakita namin si Hana. Hana, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Nonoy? Bakit hindi kayo magkasama? Tanong ko. Ewan ko. Humiwalay siya sa akin eh. May dala siyang sibat. At ang sabi sa akin ay may masama siyang nararamdaman kay Dindin. At ang kanyang pakaramdam ay may masamang nangyari kay Bimbim. Kaya hinahanap niya si Dindin. Hindi kami nakapagsalita ni Shelly. Bagkus ay nagkatinginan na lamang kami. Hindi naman lingid sa kalaman namin na anak ng albularyo si Nonoy at malakas ang pakiramdam niya sa masasamang elemento. Gayun din sa mga hindi pangkaraniwang nilalang sa paligid. Matanda ang edad sa amin ni Nonoy at sanay ito sa mga hindi maipaliwanag na mga nilalang na nakakainkwentro niya at ng kanyang amang albularyo. Kung kinutuban man si Nonoy ukol sa katauhan ni Dindin, ay mukhang hindi siya nagkakamali sa kanyang hinala. Kahit kailan ay hindi nagkakamali si Nonoy, isa iyon sa espesyal niyang katangian. Kaya naman ay naisip namin na mayroon itong third eye. Inabangan namin si Nonoy at naghintay kami sa lugar na pinagtataguan namin. Makalipas ang ilang sandali, biglang lumabas si Dindin. At ganoon na lang ang ikinalaki ng aming mga mata. Kitang-kita namin na punong-puno ng sariwang mantsa ng mga dugo ang kanyang damit. May kinakain siyang lamang loob ng tao at napupuno ang kanyang bibig ng pagkain. Nakakadiri at nakakapangilabot. Lalo nang mapansin naming nalilisik ang kanyang mapupulang mga mata at humahaba ang matutulis na kuko. Isa pala siyang aswang at siguradong kinain niya ang lamang loob ni Bimbim. Lumingalinga kami sa paligid at nakita naming sinugod ni Nonoy ang lugar na kinatatayuan ni Dindin. Walang hiya ka? Kampung ka ng kadiliman. Pinatay mo ang kaibigan ko. Kamunti ka na sanang maitarak ni Nonoy ang hawak nitong sibat. Ngunit mas mabilis si Dindin. Nakailag ito sa pag-atake ni Nonoy at nasuntok ito sa mukha. Nonoy! Napasigaw ako at dahil doon ay naalarma si Dindi. Hinanap niya kung nasaan kami.
Pero bigla siyang sinakal at dinambahan ni Nonoy. Kaya lang ay naitulak siya ni Dindin at napahampas si Nonoy sa katawan ng punong kahoy bago na pabagsak sa lupa. Nagsipagtilian kami at binalak naming tulungan si Nonoy. Subalit may humablot sa amin. Laking gulat namin nang matagpuan si Mang Pilimon na tatay ni Nonoy. Mga bata, huwag kayong lalabas dito at hayaan ninyong ako ang makipaglaban sa aswang na iyan. Sa puntong iyon ay natigilan kami at pinanood namin ang kasunod niyang gagawin. Nakita namin lahat na sinakal ni Dindin si Nonoy. Ngunit biglang inihagis ni Mang Pilimon ang sibat na hawak niya at eksaktong tumama iyon sa ulo ni Dindin. Nagulantang siya at biglang natumba sa lupa. Tarak na tarak ang kanyang mga mata at walang ano-ano'y nangisay pagkatapos ay nalagutan ng hininga. Namilog ang mga mata ni Nonoy. Pagkatapos ay hinanap niya ang pinanggalingan na naghagis ng sibat. Pagkakita ni Nonoy kay Mang Pilimon ay sumilay ang pagkagulat at kagalakan sa kanyang mukha. Itay! Nagmamadali itong lumapit sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Isa-isa naman kaming nagsipaglabasan sa aming pinagkukublihan. Itay, paano mo kami natagpuan dito sa kakahuyan? Tanong ni Nonoy sa kanyang ama. Narinig ko ang sigaw ng batang babae dito sa kakahuyan. Kaya naisip ko na baka may nabiktima na naman ang aswang. At naisip ko rin na nasa kapahamakan ang buhay mo dahil hindi ka pa umuuwi ng ating bahay. Medyo nahiya si Nonoy sa sinabi ng kanyang ama. Tay, patawarin niyo ako dahil hindi agad ako nakauwi sa ating bahay. Ginulo ni Mang Pilimon ang buhok ni Nonoy. Hindi pa noon natatagalan at nakarinig kami ng mga taong tumatawag sa aming mga pangalan. May mga taong nasa halamanan at lumitaw ang aming mga nag-aalalang mga magulang na may hawak na mga lampara. Dali-dali kaming naging emosyonal at nagsipagyakapan kami sa kani-kanila habang ipinaliliwanag ang mga nangyari. Nabanggit namin ang tungkol sa aming nakalarong batang babae na kinalaunan ay isa palang aswang. Tinanong ng mga magulang ni Bimbim kung nasan siya. Hindi kami kaagad na nakasagot. Pero ipinagtapat pa rin namin sa kanila ang masakit na katotohanan. Ayaw pa sanang maniwala ng mga magulang nito at hinanap namin siya sa may kakahuyan. Hindi nagtagal ay natagpuan namin siya sa isang malaking batuhan. Nakandusay ang kanyang bangkay. Puno ito ng sugat at galos sa buong katawan. Habang wakwak ang tiyan at naliligo sa sariling dugo. Halos mapahandusay ang kanyang ina sa sinapit na trahedya ni Bimbim. Iyon ang pinakamalagim naming karanasan sa kakahuyan noong gabi. Hanggang sa nagdalaga na ako, hindi ko pa rin makalimutan ang mga nangyari. May mga pagkakataon na aking napapanaginipan si Bimbim na ito daw ay humihingi ng tulong sa kadiliman. Maraming beses na din na sinisiko ang aking sarili. At sa tuwing nagkikita kami ni Nahana at Nonoy at ni Shelly, ay nandun pa rin ang guilt sa aming mga puso na hindi namin nailigtas ang buhay ni Bimbim laban sa aswang. Pero dumating ang panahon na pinalaya na din namin ang aming mga sarili sa nakaraan. Pinilit naming umusad. Kaya naman ay napaglabanan na namin ang matagal naming pinagsisisihan sa loob ng maraming taon. Sa kasalukuyan ay tahimik na akong namumuhay kasama ang aking pamilya.
at sinisikap kong iligtas ang aking mga anak sa anumang kapamakan. Ayoko nang maulit ang nangyari noon at gagawin ko ang lahat para lang maprotektahan ang aking mga mahal sa buhay. Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Ronald, Tubong Ilocos Norte. Nasa 33 taong gulang ako sa kasalukuyan. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwento at sarili kong karanasan nang minsan ako'y magawi sa isang karinderya. Araw noon ng Biyernes at napakaraming kumakain sa paborito kong karinderya. Halos wala akong maupuan. Doon din kasi kumakain ang mga estudyante dahil malapit sa paaralan at talaga namang subok at malinamnam ang pagkain doon. Kaya't dinarayo ito ng karamihan. May nakita akong bakanting upuan katabi ng isang lalaki na mukha pa namang binata. Wala naman akong ibang pagpipilian at talagang puno ng tao sa paligid. At doon lamang may bakanting upuan. Umupo ako sa katabi niya at nagmamadali akong kumain dahil baka masita ako ng iba pang customer na walang maupuan. Hindi na ako nagpatagal-tagal at hindi na ako nag-aksaya ng oras. Sunod-sunod ang pagsubo at pagmuya ko. Halos hindi ko na nga malasahan ang aking inord. Halos hindi ko na nga malasahan ang inorder kong dinuguan sa bilis kong pagkain. Naisip ko na kontento na akong makaraos at matugunan ang gutom ng mga sandaling iyon. Makalipas lang ilang minuto ay naubos na rin ang aking pagkain. Napadighal pa ako at kumuha ako ng isang basong tubig at saka ininom. Napatingin ako sa katabi ko at bigla akong pinagpawisan sa takot. Namumula ang kanyang mga mata, yung bang nanlilisik at masamang makatingin. Pagkatapos ay padila-dila pa siya na para bang gusto akong kainin. Kung hindi ako nagkakamali, kamukha siya ng isang aswang. Napatayo ako sa sobrang gulat. Tinapik ako sa balikat ng isang customer na may dalang plato ng kanin at ulam. Saglit akong napangiti at naibsan ang aking matinding takot. Naisipan ko siyang alukin na maupo sa aking pwesto. Natuwa naman siya at nagpasalamat sa kabutihang loob ko. Tumayo ako at pagkatapos ay walang lingon-lingon na umalis ako sa karinderya. Kahit paborito ko pa ang karinderyang iyon, ay hindi na ako umulit na kumain doon. Sa takot ko na baka makita ko na naman ang lalaking animoy isang aswang. Hindi lamang iyon ang naging karanasan ko sa isang aswang. Usap-usapan sa aming bayan na may aswang na sumisimba tuwing araw ng Pangilin, hindi naman nakakapagtaka na sumisimba talaga ang ibang aswang. Ang naiiba lang daw sa naturang aswang ay hindi ito tumitingin sa pagkukonsagra ng pari. Marahil dahil iyon ang pinakamahalagang bahagi ng seremonya ng misa. At iyon ang oras kung saan ipinapakita ang dugo at laman ng Diyos bilang pumpo sa kalis at ustya. Sinubukan kong alamin sa sarili kung talaga may katotohanan ang sinasabi ng ilang mga residente sa amin. Hindi naman daw nananakit ang naturang aswang. Sa totoo ngay namumuhay ito ng tahimik at ordinaryo kasama ang kanyang pamilya at may malaki itong bigasan at tindahan ng pangkabuhayan. Dumating noon ang araw ng Linggo. Taimtim akong nagdarasal at pinakikinggan ang humiliya ng pari. Kasalukuyan akong nakaupo malapit sa katapat ko
ang naturang si Aling Ninita. Nakasuot ito ng maputing blusa na palagi niyang sinusuot sa tuwing nagsisimba. Wala naman akong nakikitang kakaiba sa kanya. Palingalinga ako sa direksyon niya ng mga oras na iyon. Hanggang sa sumapit ang pagkukonsagra ng pari, kung saan itinataas niya ang kalis na may sagradong alak, tumunog ang bell. Habang nakataas ang kalis at lumuhod kami lahat, pasimple akong sumulyap kay Aling Ninita at napansin kong nakayukot ang kanyang ulo. Bumubulong ito ng kakaibang lingwahe. At sa ibang banday napansin ko na biglang nanlisik ang kanyang mga mata habang pabilis na pabilis ang pag-usal niya ng orasyon. Kinakabahan man ay patuloy pa rin akong nakatingin sa kanya. Nagpatuloy ang pari sa seremonya ng bisa. At sa mga oras na iyon ay isinasagwa naman niya ang paghati-hati ng ostia bilang tinapay na ibinabahagi sa mga alagad ng Diyos. Nagpatuloy ang pari sa seremonya ng bisa. At sa mga oras na iyon ay isinasagawa naman niya ang paghahati-hati ng ostia bilang tinapay na ibinabahagi sa mga alagad ng Diyos. Itinaas ng pari ang ostia at sa muli kong pagsulyap kay Aling Ninita ay kamuntikan na akong himatayin dahil sa sobrang takot. Bukod sa nalilisik ang kanyang mapupulang mga mata, ay bigla siyang tinubuan ng pangil. Bagya pa rin siyang nakayukod ngunit kita ko ang kalahati ng kanyang mukha. Nagdarasal pa rin siya ng kakaibang orasyon. Marahil ay pinaglalabanan niya ang kapangyarihan ng pagiging aswang upang hindi tuluyang mawala sa kanyang katawan habang nagmimisa ang pari. Tumunog na muli ang bell at pagkatapos noon ay tumayo na kami. Pagkakita ko kay Aling Ninita na numbalik ang kanyang anyo bilang simpleng mananampalataya sa simbahan. Nawala na ang matutulis niyang mga pangil at bumalik na sa dati ang kanyang mapupula at nalilisik na mga mata. Hindi ko alam kung anong klaseng orasyon ang sinambit niya upang hindi maging aswang sa seremonya ng konsagra. Dumako ang misa sa pagtanggap ng komunyon. Bumuo ng dalawang pila ang mga tao. Nagtungo ako sa pila at nilagpasan ko si Aling Ninita. Nanatili naman siyang naroroon sa kanyang kinaupuan at walang kaimik-imik. Tinanggap ko noon ang katawan ni Kristo at pagkatapos ay bumalik ako sa aking kinaupuan at nanalangin. Sinusulyapan ko pa rin si Aling Ninita. Subalit ganun pa rin ang kanyang ginagawa na katulad ng ibang mga mananampalataya. Sa katapus-tapusan ng misa ay nagsipaglabasan na ang mga tao sa loob ng simbahan. Nagbano ako sa pari bago ko nakita ang kaibigan kong si Miko. Nagkasabay pa kami sa paglalakad sa patio ng simbahan. Naitanong ko sa kanya kung may nalalaman ito tungkol kay Aling Ninita. Miko, alam mo bang aswang si Aling Ninita? Usap-usapan dito sa ating bayan na isa itong aswang. Naniniwala ka ba? Tanong ko sa mahinang boses. Palingalinga ako sa paligid at tinitiyak ko na wala si Aling Ninita. Sumang-ayon naman sa akin si Miko. Oo, naniniwala ako. Sa totoo lang ay nasaksihan ko na rin kung paano siya magbagong anyo bilang aswang. Hindi lamang iyon ang unang beses. Nakita ko rin siyang natatakam at nalilisik ang mga mata nang makita niya ang aking kapatid na buntis. Nako, anong gagawin mo? Papatayin mo ba siya kung sakaling
saktan niya ang kapatid mo at kuhain ang sanggol nito sa sinapupunan ng Ate Laura mo? Umiling-iling si Miko. Hindi mangyayari iyon. Dahil takot ang aswang sa taong may kaalaman na isa siyang aswang. Ayaw ng mga aswang na nilalantad ang kanyang buong pagkatao. At isa pa'y kapag sinaktan niya ang ate ko. Walang ibang mapapaghinalaan dito sa ating bayan, kundi siya lang at ang kanyang pamilya. Napaisip ako sa mga sinabi ni Miko at muli akong nagtanong sa kanya. Teka, ibig sabihin, posibleng mahawaan niya ng pagiging aswang ang kanyang pamilya? Umiling na naman si Miko bilang pagtugon sa akin. Nagkakamali ka, Ronald. Hindi tulad ng ibang aswang si Aling Ninita. Ang pagiging aswang niya ay hindi nakakahawa. Pagkos ay isinasali niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng laway o batong itim sa kanyang kamag-anak, mga kaibigan, o sa tao na gusto niyang pasahan bilang aswang. Tinapik niya ako sa balikat. Pero huwag kang mag-alala. Sa palagay ko, hindi kayang pumatay ni Aling Ninita ng mga residente dito dahil kilala ng karamihan ang kanyang pamilya. Posible na sa ibang lugar siya kumukuha ng makakaing lamang loob ng tao o maaari din namang natutunan niyang kumain ng laman loob ng mga hayop. Kaya posibleng hindi siya tumutulad sa mga ginagawa ng ibang aswang na kumikitil ng buhay ng tao para lang matugunan ang kaniyang gutom. Paliwanag ni Miko. Sa mga sinabi niya ay biglang may sumagi sa aking isipan. Miko, napansin ko na hindi nagkukumunyon si Aling Ninita. Bakit? Bahagi ba iyon ng kanyang pagiging aswang? Napaisip si Miko. Pero binigyan na naman niya ako ng malinaw na dahilan. Hindi ba't katawan at dugo ni Kristo ang ustya? Sa totoo lang ay pinagbabawal na tumanggap ng komunyon ang taong hindi nagkukumpisal. Dahil nadaragdagan lamang ang kasalanan niya kung tatanggap siya ng ustya. Kaya posibleng ayaw ni Aling Ninita na tumanggap ng katawan at dugo ni Kristo dahil nga isa siyang aswang. Sa puntong iyon ay naliwanagan ako sa mga bagay-bagay na hindi malinaw sa akin ukol sa tunay na pagkatao ng isang aswang. Natuwa naman ako na kahit isang aswang si Aling Ninita ay nagagawa niyang makisalamuha at makipagkaibigan sa mga tao. Sa kabila ng nalalaman ng mga tao ang kadilimang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Bumalik na din ako sa trabaho ko sa mga kasunod na araw at halos nawala na ang aking atensyon sa mga kababalaghan ukol sa aswang sa aming bayan. Sa tinagal-tagal ng pamumuhay ko doon ay wala naman akong nabalita ang napatay ng aswang sa mga kamag-anak ko at wala na rin akong nakitang aswang pagkatapos kong masaksihan ang kamuntikang pagbabagong anyo ni Aling Ninita habang nagsasagawa ng konsagra ang pari sa simbahan. Magpasa hanggang ngayon ay nanatili namang tahimik ang aming pamumuhay ng aking pamilya. At mabuti na lang at hindi kami nagkaroon ng malubhang sakit sa kabila ng kahirapan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwentong kababalaghan. Maraming salamat po.